neural contest, ito yes, yung po. Pa yung output na nila. Ito yung mga ganito. Yung si, tema nila si Rizal. Si Doktor o si Rizal ba may gawa niyan? Hello mga Kanoel Vlogs, mga Katikiman! Andito tayo sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte sa Mindanao. Pag si City Tour po tayo, bubusugin ko inyong mga mata. Food for the eyes, food for the soul. Dahil ipapasyal ko kayo dito sa Dapitan City sa Mindanao, Zamboanga del Norte. At pupuntahan natin ang mga historical sites. And of course, abangan nyo kung meron tayong titikman dito sa Flavors of Dapitan City. Guys, samahan nyo ako, huwag kayong bibitiw dahil ipapasyal ko kayo dito sa Dapitan City. Let's go! Let's explore Dapitan City, Mindanao. Nakita niyo yun sa likod ko, guys. Rebulto, monumento ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan City. Puntahan natin yan. And of course, ay yung simbahan na yun, doon nagsisimba si Dr. Jose Rizal. Puntahan din natin kasi balita ko, every Sunday, dyan siya nagsisimba at nakatayo siya kung saan yung spot na yun, kung saan siya tumayo at makikinig sa misa, puntahan natin. Pero ngayon, dito muna tayo. Halika. Merong Spanish translation, meron din English. I am determined to do all that I can in behalf of this town. I have not the slightest objection to stay always in this district. Oh, Dr. Rizal, in a letter from Dapitan. Ayun, no? Grabe, di ba? So, guys, mga historical sites na naman ang pupuntahan natin dito sa Dapitan City. And sa church na yan, pupuntahan natin kung saan siya nagsisimba. Of course, abangan nyo mamaya kung meron tayong tiki man time, local food naman dito sa Dapitan City. Tara! Ngayon guys, papasok tayo dito. Ang nag-design daw nito ay si Dr. Rizal, Jose Rizal ha. Yung mapa na ito, parang siyang map kasi. So, ang nag-design ay si Dr. Jose Rizal. Papasok ko, ipasyal tayo dito sa mga historical sites sa Dapitan City. Guys, tara! Ayan siya oh. Map talaga siya. Tapos basahin natin yung nakasulat doon. Ayan oh. Ito nakalagay oh. Siya, Surigao. Ito, may mga nakalagay. Actually parang ano na, nabubura. Ito, Kabadbaran. Kabadbaran. Ito naman, Butuan. Butuan Bay. Paatras pala siya. Ito ay Diwata. I think Cagayan. Mambahaw. Katarman, ah this is Camiguin, Camiguin Island. So Balingasag, Balingasag is, I think it's in Misamis Oriental. Talisayan, o Cagayan, Balingasag, Ma'am Balakan. Ito siya, Oroquita. Ayan o, ito, basahin natin guys ha. Good morning po. Hinggil sa natatangi nitong kalagahan. Mapang relieve ng Mindanao, lungsod ng Napitan ay ipinahahayag bilang pambansang yamang pangkalinangan, pambansang museo, ika-21 ng Hunyo 2005 ginawa. Ito. Ito dito. Monumento. Ito ay map pala. Map ng, I think it's map ng Mindanao. So, mamaya, papasok tayo doon sa church. Ito mga lubungan, Dipolog. Ito Dipolog. Nandito ang Dipolog. Nandito ang Dapitan. Ito Dapitan City. Kung saan tayo ngayon nakatayo. So, ayan guys. Sinandangan Bay. Ito guys ay sa harap mismo ng simbahan kung saan nagsisimba si Dr. Jose Rizal. Dito na ito matatagpuan ang mapa na siya mismo ang gumawa. Nakausap natin yung mga lokal, yung mga tricycle driver, yung mga matatanda. Yun daw ang kasabihan. Ito ang monumento. Oh. Basahin natin. Jose Rizal spent 4 years of banishment in this town freely, devoting his energy, intelligence, and property to the economic and social needs of district, and his skill
as engineer, farmer, teacher, surgeon for the benefit of community of which he was an involuntary resident. July 17, 1892 to July 31, 1896. Yun guys. At ngayon excited na ako. Pasukin natin yung church na yan kung saan siya nagsisimba at kung saan yung spot na kung saan siya nakatayo at doon siya nagdadasal, nakikinig misa. Nandito tayo guys sa harapan ng simbahan kung saan nagsisimba si Dr. Jose Rizal. Mamaya pasukin natin, puntahan natin kung saan yung spot, kung saan siya nakatayo pag nagsisimba siya. Kung saan tayo nakatayo, si Dr. Jose Rizal ang gumawa nito at siya nag-design. Yun ang sabi-sabi ng mga nakakatanda na nakausap natin at mga lokal dito. Ito na. Ayan, papasok na tayo sa church. Dito raw nagsisimba si Dr. Jose Rizal. Siyempre, kasabihan ng mga matatanda, pagkabago ka sa church, knock 3 times. O, naniniwala ba kayo? Ako naniniwala ako sa ganun eh. Wala namang mawawala. Knock 3 times before entering the church. Pagbago kayo sa isang church, isang lugar. Guys, ang ganda ng church. Pre-reserved talaga. Ayun o. Kinikilibutan na ako. Kung saan nakatayo si Dr. Jose Rizal at kung saan nakikinig siya ng misa every Sunday. Halika. On this spot, ito, itong spot na to, dito siya nakatayo at nakikinig ng misa. At nakalagay talaga yan. Babasahin natin. So nakalagay talaga yan. Sa pook na ito ng simbahan ng San Jaime na ipinagawa ng mga Jesuita noong 1871, tumayo si Jose Rizal tuwing Linggo upang makinig ng misa sa buong panahon ng kanyang pagkapatapon sa dapitan, 1892 up to 1896. And may English. Huwag na lang yung English. Doon lang tayo sa Tagalog. Pero malalim yung mga Tagalog na nakalagay. Ha? Huh? Imagine kung saan nakatayo si Dr. Jose Rizal, napuntahan ko. Para na rin kayo nakarating guys kasi dinala ko kayo dito sa mga historical sites ng Dapitan City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Itong lumang bahay na ito, grabe, sa libro ko lang dati nababasa, nakikita. Ito yung tahanan ni Dr. Jose Rizal. Guys, talaga naman oh. Hanggang ngayon, nakatayo siya. On that left side, sa kaliwa natin, nandiyan yung church. Nandiyan din yung, doon din tayo galing kung saan yung mapa na siya may gawa, mapa ng Mindanao. Ha? Alapit lang pala. Ito yung kanyang tahanan. Ayan, basahin natin dito, nakalagay. Nakalagay talaga. Ayan o. Oh. This is the, ayan o, oh, National Historical Commission. Ang Casa Real, ito ang puok na kinatatayuan ng Casa Real ang opisyal na tahanan at gusaling pampangasiwaan ng gobernador politiko-militar ng Purok. Dito nananahanan si Jose Rizal bilang tapon mula noong 17 Hulyo 1892 hanggang Marso 1893 nang ilipat siya sa Talisay na ngayon dapitan Rizal Shrine. Grabe guys, napuntahan natin. Dito ay naging tahanan ni Dr. Jose Rizal nung itinapon siya. Galing, di ba? So, umpisa pa lang ito. Ipapasyal ko pa kayo sa mga historical site dito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ang ganda pala dito. At ang sasarap din ng food. Ito yung mga heritage houses ng Dapitan City. Ayan, nandito tayo sa area na to. So, talagang pre-reserve nila, no? Ang galing, ang ganda. So, marami pa tayong mapupuntahan na mga historical sites dito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Ito naman ang heritage house dito sa Dapitan City. Guys, tara, pasukin natin. Ayan o, nakalagay heritage house. Heritage house. This building is a symbol of American architecture with touch of Spanish structural lattice artwork. The sliding windows adhere to Japanese style. The city's richness in cultural heritage is greatly and elaborately displayed in this house. Wow! Tara, pasukin natin.
Mag-sign daw muna, sabi ni ma'am. Ayun, mail. I'm with Ma'am Vicky. Andito tayo sa Heritage House. Siya ang makakasama natin dito ngayon. Ma'am Vicky, ano po ito? Ito po yung ano, ito po yung nag-itsura ng Punto del Desimpato. The result, ito po yung official, actually ito po yung official emblem ng Dapitan City. Ay, nakalagay, oh. Punto del Desimpato. Punto del Desimpato de Rizal. Ayun. So dito, itong, ano, ito, house na ito, sir, yung ano talaga niya, yung original, bakante talaga ito. Bakante talaga. Bakante talaga. Yung sa ano, yung original niya, nilalagyan nila ng mga horses, ginagawa parang ano, parang garahe na. Mm. At saka pag lalagyan ng mga ano nila, mga palay, mga ganun. Opo. Ito. Ito ginagawa lang, kasi ginagawa itong ano, opisina ngayon ng City Tourism Office. Ah, so ano na siya ngayon? Office ng City Tourism. Yes, 'yon. Nakita ko mayroong second floor, no, Ma'am Vicky? Dito. So, dito, ito yung stairs papunta doon sa taas. May second floor siya eh. Kaya lang, unfortunately, sarado. Hindi tayo makapasok. Oh, galing, mapapasok natin. Andun yung susi kay Inday. Ito sir, original talaga ito. Original talaga ito? Ito yung mga poste. Oh. Pero yung sa sinabi ko na, itong mga lamangalang kadipad, yung mga room dito, bago lang ito. Yes, yung po. Isa, heritage ano to, office ng Culture and Arts Council. Heritage Office ng Culture and Arts. Itong mga poste, mga hamba, itong mga stairs, original talaga yan. So, halika, pasok tayo. May mga mural contest. Ito yung ba yung output na nila. Ito yung mga ganito. Yung si, tema nila, si Rizal. Si Dr. Si Rizal ba may gawa niyan? 1892 to 1896 si Rizal dito sa Dapitan. Wow! Ayan. Ang ganda. Ito sir, original siya talaga. Mga doors, original. Ito. So, ito lahat original ha? Oo. Since mula nung ano po, anong year? 1890? Rizal was installed in Dapitan from 1892 to 1896. From 1892 to 1896. Mm-hmm. Original yung mga sahig, yung mga floor. Pero ito sir, it is established or ano, 1900s na siya. 1900s na siya. Pero yeah, kung maano, gusto niyo pang makakita ng mas patanda pa or mas luma pa, punta kayo sa Bahay Amoy. Bahay Amoy. 1896. Nandiyan pa siya? Pre-reserve? May museum siya. Ah, okay. Pero private yun sir. Ah, private. Ito. Grabe, no? Ito naman sa labas. Bago lang kasi may mga painting contest. Opo. Ito, ito yung mga ano nila, yung tema nila sa Rizal. Ang, as an educator, as an evangelist, as a scientist, yun naman. Yung team nila, meron daw kasing painting contest. Ang team nila ay si Dr. Si Rizal. Ang ganda dito sa labas, guys. Oh. Tignan mo. Oh. Ah, di ba? Ang ganda, oh. Oh, di ba? Ayan. Dito natatanong yung mga tao nung araw, mga Spanish time na muy bien! Con su nombre! Hola! Ha? Mucho di di Espanyol. Ayan. So, sinasabi ni Ma'am Vicky, nakapalibot to, pwede pumunta rin sa likod. Pero wag lang daw masyado kasi malambot na yung mga flooring. Kasi preserve nga talaga nila. Original. Ayusin pa. I-restore. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Vicky. Yes. Ha? Maraming salamat po sa pag-tour niyo sa akin dito sa Heritage sana House. Sana kung ma-open sana natin yung mga doors. Iyon yung kitchen nila, sir. Oh. Dati. Diyan ang kitchen dati. Baka may ano dyan. Nagluluto ng ano. Baka may nagluluto ng tapa. Kasi nung araw, may hilig ang mga Spanish sa tapa eh. You know why? Matagal siya masira. Yun. Alam mo sir, ito namang ano, place na ito, ginagamit din sa mga exhibits. Oh, every time na mayroong mga ganung ano din, yung sa mga painting. Yes po. Dito sila nag-ano, magdi-display. Ginagamit sa mga exhibit ng painting.
At alam nyo ba, dahil ako hindi ko rin alam eh, pero base sa mga nakausap natin dito, mga lokal, na curious ako, ano yung malaking barko na ginto? Sabi nila, na mga lokal ha, 30 million pesos daw yan ang ginastos dyan. Monumento ni Dr. Jose Rizal, ang istorya daw ay dito siya in-exile from Cebu. Ang tawag dyan ay Puerto Desembarco, Didapitan. Dito in-exile si Dr. Jose Rizal from Cebu to Dapitan, dito nag-land. Ayan ha. At sabi ko nga po sa inyo, sabi ng mga lokal, ang worth niyan ay 30 million pesos. Gusto ko ipakita sa inyo, ikutin natin yan at basahin natin mga nakasulat doon. Tara guys, inabot na tayo ng ulan ha, sa pamamasyal natin dito sa Dapitan City. Sa nakita po ninyo kanina ay mainit. Kanina di ba mainit? Tapos biglang umulan. Basa man tayo ng ulan, naarawan man tayo, sobrang init kanina, pero tuloy pa rin dahil sobrang ganda ng Dapitan guys. Ayo, ikutin natin. Ang laki. Diyan. Para po sa kalaman ng lahat, sabi ng mga lokal, ha, bawal umakyat dyan. At dito, dahil 30 million worth itong monumento na ito, yung barko, meron mga sundalo at pulis nagbabanda dyan tuwing gabi. Eh, baka mawala eh. So, ang laki guys. Inabot na tayo ng ulan. Kanina, araw, init, pero tuloy ang ligaya. Gusto ko i-share sa inyo yung mga historical site dito ha, sa Dapitan City. Ayan o. Ayan o, ang ganda o. Umuulan. Kanina umaaraw, malakas, mataas ang araw, mainit. Pero ngayon umuulan. Pero gusto ko talagang i-share sa inyo guys. And of course, gusto ko talagang magpasalamat sa kay Sir Nonong Halosos, Sir Romeo Halosos, and sa mga anak niya, of course, Sir Romel Halosos. Thank you so much po sa pag-invite niyo sa akin dito sa historical site sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Ang ganda ng Dapitan City pala. Ang daming, dati eh, mga libro lang, at saka sa mga school lang natin natutunan, dito talagang makikita mo ang pinagmulan ng ating national hero. Isipin mo yun, dito nag-land si Dr. Jose Rizal from Cebu. First landing niya, nagbarko. Ayan na, isipin mo yan, first landing ni Dr. Jose Rizal from Cebu going to Dapitan. First landing niya dito sa Dapitan ha, ito yun mismo. Ayun guys, sa ating pamamasyal dito sa ating city tour and sa paglilibot dito sa Dapitan City, maraming salamat po sa panonood sa aking YouTube channel, Noel Noel Vlogs. And please don't forget to subscribe, hit the bell button all para updated po kayo every time meron tayong bagong video. Meron mag-i-invite sa atin, pupuntahan natin yan. Maraming salamat po. And of course, hindi pa dito nagtatapos ang ating Dapitan City, Zamboanga del Norte, Mindanao tour ha. Abangan niyo pa, marami pang mangyayari. Everyone, this is Kira Ballinger here, and please do subscribe to Noel Noel Vlogs. Nako, masaya mga vlogs niyan. Kaya, bye guys. Thank you.